Hello mga bangga! Welcome back to my channel! This is Madam Secret, Madam Wing de la Cruz. Kapag nakita nyo ang aking channel, huwag nyo lang kalimutan i-subscribe, like, and share ang aking channel. At kapag nakita nyo naman ang notification bell, pakiclick na lamang! Salamat! Hello mga bangga! Welcome back to my channel. O ayan, alam ko medyo matagal-tagal din naman ako hindi nakapag-upload ng mga video dahil naging busy ako sa aking mga training at medyo marami tayong kinilayan mga pangga. Alam nyo ngayong araw na ito yung isi-share ko is napakabangong swerte na umaakit ng mga blessing. Ito yung paggamit natin ng dahon ng laurel at ang mga paborito nyong pabango. Ngayon mga pangga, kapag ikaw ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan ay maaari mong panoorin ang aking video at pwedeng-pwede mong gawin ito dahil napaka-effective. Kapag ikaw ay hindi naman naniwala, escape mo lamang ang aking mga video. O ayan, bawal ang maging negative. O ayan mga pangga, ngayong araw nito, ang kailangan mo lang siyempre ang iyong pabango. Ayan, pabango. So ito kasi yung sa akin. So kailangan mo lang ng pabango. At kailangan mo lang ng dahon ng laurel. So, ang nilagay dito ay 7 yung sa akin. Pero kadalasan maganda ilagay ay 3. Pero okay na to sa akin ang 7 dahon ng laurel. So, paano mo gagawin? Kailangan ang iyong pabango na paborito ay open na pwedeng makapasok ang dahon ng laurel. At kapag ito ay yung pinasok ay dapat siya ay nakatayo. Ayan. At bago mo siya ipasok, humarap ka sa silangan, tapos mag-wish ka doon. So, kailangan mag-wish ka sa dahon ng laurel, kung ano yung mga intention mo, i-wish mo. At syempre, samahan mo ng dasal, at pagkatapos, ilagay mo dito sa iyong pabango. So, ayan. Kapag ka ito ay iyong nailagay na, kapag ikaw ay gumagawa, paano naman ito gamitin? Gagamitin mo ito kung halimbawa mayroon ka mga transaction, maglalagay ka lang dito, dito, at dito, at dito mo para maaakit mo o lahat ng mga transaction mo or gagawin sa araw na yon ay magiging successful. And then, kapag ikaw naman gumising sa umaga, usually ako pag gising ko sa umaga, magdadasal ka muna, magpapasalamat ka muna sa itaas. At pagkatapos mo magpasalamat, mag-wish ka na sa araw ng morning na yon. Pagkatapos mo mag-wish, ispray mo siya ng 3 beses. Oh, halimbawa ako, more client to come. So, ayan, 3 beses mong i-wish, sabay ka mag-spray sa iyong paligid. Kung ikaw naman ay may online business or may mga tindahan, pwede ito pag gising na pagising mo sa umaga at bago ka mag-start sa mga business mo, yung isprayhan mo ng 3 beses, halimbawa, more customers to come, spray mo lang siya ng spray. Napaka-effective niya naman talaga. Kung yung isang bagay pa, pagising ko na sa umaga, lalo na Martes at Biyernes, in-spray ko naman siya sa buong bahay, sa pinakasala. Nag-i-spray ako. At tapos, more blessing to come, yan ganun. Kung ano yung intention mo sa araw na yon, yun ang sasabihin mo. So, yun lang mga pangga, alam nyo, gawin nyo ito, napaka-effective ang mga bagay na ito. Kailangan lang malinis ang iyong intention at nagiging effective talaga ito sa mga taong may paniniwala at malinis ang intention sa kapwa at sa sarili niya. Alam nyo, yung pagdarasal ay talagang kailangan natin iyan. Lalo na sa umaga, yung pagpapasalamat. Alam nyo, mga pangga, kapag kayo gumagawa ng mga bagay na ito, marami kayong mararamdaman na pagbabago sa inyong sarili. Kasi may mga bagay kasi na, alam nyo, yung kapag may gagawin kayo na hindi maganda, yung isip nyo mismo ay talagang nagsasabi sa'yo, wag mong gawin yan. Halimbawa, nagagalit ka. Pag bigla ka nagalit, biglang may nagbubulong sa'yo. Oops, kalma lang. Tapos mararamdaman mo, ay oo nga pala, medyo mali ako, medyo napataas ang boses mo. So, maniwala kayo parang may nagko-control sa'yo pag may ginagawa kang bagay na mali. May nag-aano sa'yo, may nag-wish dito sa'yo sa mind mo at saka sa ano mo. Talagang gano'n, minsan may gagawin kang hindi maganda, biglang may papasok sa isip mo, may nag-whisper na wag mong gawin yan. So, yung guidance laging nandoon, mararamdaman mo kapag gumagawa ka ng mga bagay na ganito, unti-unti mo nararamdaman sa sarili mo kahit hindi ka magsasalita na magbabago ako, binabago ka mismo na
mga good spirit. Alam nyo yun. So, kasi alam nyo kung bakit. Kasi ang mga bagay na ito, isinasamahan kasi ng pagdadasal at pasasalamat sa Diyos at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Yan yan. Kaya minsan yung mga bagay na hindi effective kasi may mga bagay kang hindi na gagawa ng tama at mga bagay na nagagawa kang mali sa iyong kapwa na hindi mo ito binibigyan ng pagkakataong baguhin at pagkakataon na humingi ng alam mo yon, patawad at hindi ka nagpapatawad. So napaka-importante ang mga bagay na yun. Alalahanin niyo dito sa lupa ay tao lamang tayo at nagkakamali, pero kailangan lagi tayong magpakumbaba at humingi ng tawad at aaminin ang ating mga pagkakamali. Napaka-importante yan dahil wala nga naman talagang perpekto. So ito naman ang mga paniniwala at mga pampaswerte ay talaga namang effective talaga sa mga tao. Syempre masipag din. O ayan. At ang mga taong mahilig din talagang mag-return ng blessing sa universe at napaka-importante. At kapag nagbibigay ka ng blessing sa universe, huwag na huwag ka laging mag-i-expect. Hayaan mo lang sa universe sa tamang oras at tamang panahon ang siyang magbibigay sa iyo. Tandaan yung mga pangga, hindi talaga effective ito sa mga taong kung may naiisip ka pa lang sa pag-iisip mo na hindi maganda ay talagang direkta na yan. Alam na lang sa taas yung ginagawa mo. Nasa isip mo pa lang na manira ka ng kapwa mo ay hindi mo nasasabi, nagkakamali ka na doon at nagkakasala. Kaya iwasan natin yung pag-iisip ng mga negatibong bagay sa ating kapwa. Ayun. So, napaka-importante yun. Maniwala kayo sa akin dahil sa totoo lang, maraming bagay na binago sa buhay ko sa mga pamamagitan ng mga pamaraang papaswerte. Kasi mararamdaman mo kapag ikaw ay may gumagawang mali, mararamdaman mo rin ang mga kamalasan na darating at mararamdaman mo rin na hirap-hirap ka sa buhay kapag may mga negatibong bagay ka sa iyong kalooban. Napaka-importante yan, linisin mo yung kalooban mo. Kaya dapat, at talaga every Friday talaga ako ay talaga cleansing bath, gumagamit talaga ako ng salt sa pagliligo pag nararamdaman ko na talaga na medyo hindi na maganda ang aking aura at hindi na rin maganda minsan ang aking pag-iisip dahil sa isang linggo nating pagtatrabaho ay talagang nag-aabsorb talaga lagi tayo ng mga negatibong bagay. So yun lang mga pangga at sana nagustuhan nyo ang aking video at sana makatulong ito sa inyo. Huwag nyong kalimutan na ang pinakamataas pa rin ang may kapangyarihan sa lahat na siyang ating gabay sa ating buhay. Marami salamat at huwag niyong kalimutan subscribe, like, share ang aking channel. Maraming salamat.